Magsitayo ang lahat. Kaligtasan ng kaniyang ibig sa kaniyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Abang bayan, nagpag-ibig sa kandili niya nananabik. Bayan, ngayon nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri. Dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Bayan ngayon nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyohin. Pinagdiriwang natin ngayon ang banal na Eukaristiya para sa mga Kristiyanong pinag-uusig. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Sama din natin sa banal na misang ito ang ating mga intensyon, mga personal na intensyon, lalong-lalo na ang mga intensyon na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo para sa kaluluwa ni Rodolfo Bores, para din sa biyaya ng buhay, para sa karawan ni Clarissa Rosimblon Christopher Alvarez. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan inibig mong makatambal sa pagpapakasak ng anak iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong kalana ang Espiritu ng pagbilis at pagmamahal, upang sila'y maging saksing matatapang sa paninindigan ng mga pangako mo'y maasahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem.
Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila. Nung mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausa ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ng ginto, pilak, panso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa iinuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, panso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng inyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri
at dakilain magpakailanman. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyohin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga mag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Mga kapatid, may nakapagsabing ang kasalungat daw ng pananampalataya ay hindi pagdududa o hindi takot, kung hindi kasiguraduhan. Kasiguraduhang nakabatay sa sariling pangunawa at ang saligan ay sariling kahambugan. Dahil ang pananampalataya ay ang kasiguraduhan ng puso sa pinanampalatayanan at sa kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at biyaya na mas nakikita sa panahon ng mga pagsubok
sa buhay. Mga kapatid, ito po ang walang kupas na katotohanan na ipinamana sa atin ng mga martir ng ating pananampalataya. Ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan nila San Andres Junglac at ng kanyang mga kasamahang martir sa Vietnam. At ngayon nga rin po ay tinatawag na Red Wednesday, kung saan ay espesyal natin na inaalala ang ating mga kapatid na inuusig sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, ang patotoo ng mga martir at ng mga mananampalatayang patuloy sa pagsunod kay Kristo sa kabila ng pag-uusig ay patotoo sa atin sa sinasabi ng Ebanghelyo. Nasa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng pag-uusig, o kahit nga ng kamatayan, ang ating makakapitan ay hindi ang ating sariling pangunawa at kahambugan, kundi ang kasiguraduhang ng katapatan at pag-ibig ng ating Panginoon na walang pagsubok, walang pag-uusig, ni kamatayan ang makapagbabago. Mga kapatid, kaya kayo na nandirito, na patuloy na pumaparito sa dambana ng ating poong mahal na Nazareno, lalong-lalo na at higit na sa mga panahong kayo ay sugatan, kayo ay dumaranas ng pagsubok sa buhay, o di kaya naman kayo ay nakararanas ng pag-uusig, kayo po ay nagpapatotoo sa mundong napakasigurado sa sarili. Dahil ipinapahayag ng inyong pananampalataya na wala nang mas sigurado pa kaysa pananampalatayang ang kasiguraduhan ay ang Panginoon. Na wala nang pusong mas matatag pa kaysa sa mga pusong ang saligan ay ang puso ng Panginoon. Siya nawa. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa Diyos ang daigdig at ang sangkatauhan. Ipagkatiwala natin sa ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umasa sa Kanyang pagtatanggol. Ang ating pong itutugon, Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang simbahan naway tumingin sa kinabukasan ng may kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan, naway makadama ng kalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang mga may sakit at ang mga nagdurusa na may makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang ating mayumang kamag-anak at mga kaibigan naway pagkalooban ng walang hanggang liwanag at biyaya, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makakilos at makagawa kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat.
ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, pati ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay bihayan, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay at pithaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiis mga alay sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Banhal ka noong may kapal, banhal ang iyong panghanap, banhal ang iyong kaharian. Nangit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres Zunglac at mga kasama, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ang nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan.
tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, katandaman sa minanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan, nang lapas na mapanghawakan ng katotohanan, at ipagkaloob mo ang mga nagtitiis at pag-uusigan, at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyano. Taglay sa gitna ng dusa at pagpasan ng krus ni Kristo, kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawala. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng buwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapan sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Ngayon naman po ang pambabasbas ng Pungisus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pungisus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawanin ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahe ng dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nila ang pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyari ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuhukan namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.